At ito, ito rin, matagal niyang kaibigan to. Matagal din kaibigan. Ang asawa nito ay Barkada. O ito, anong sinasabi tungkol sa Barkada ni Bumbong? Pagkamit ng droga nitong Di Amanoy. Paggamit ng droga nitong Pangulo na kasalukuyan ng ating bansa. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. Never worked. All they did was go to the disco. They were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. Yan, ka-contemporary yan. Kasi, yung, I don't know if his former husband or still husband, si Ping Magpayo, yata ang asawa nito ay kagrupo. So former husband. So Nikki should have a complete knowledge of the whereabouts of these people, no? And she candidly said it that they were in drugs. Now, hindi na kailangan patunayan pa natin. Sa pagmumuka lang at nagpamananalita, klaro-klaro na na gumagamit. Pero nadagdagan itong hearing na may lumabas na mga dokumento na ito ngayon ang subject matter sa hearing sa Congress. At si Ginoong Bato mismo, kasi kini-question ngayon ng PDEA, yung dokumento daw ay peke. Gamit lang daw ng AI, artificial intelligence. At ito po ay napatunayan na sinungaling itong PDEA. Nagsinungaling pa kasama yung kanyang bata-bata na si Bitong, na hindi daw sinuntok, hindi daw minanhandle nila si Attorney Delgado. E klaro-klaro doon sa video na binubugbog niya doon sa nakaupo pa sa sili. Dahil napaka nahulog po yung baril niya saka dahil itong moro laso na ito napaka high and mighty na para na siyang mas sigit pa sa presidente ng Pilipinas dahil ayaw lang marinig na mabusinahan yung nakabaril ng kotse. Yung kotse niya na nakasunod yung Attorney Delgado ay galit na siya na binusinahan. Ha? Sobra kang high and mighty, Mr. Lasso. Ha? Oh. So, itong Bitong, depensa ng depensa sa'yo. Ano kayang pinakain mo dyan? Eh, bakit dalawang passport daw yan at dalawang pangalan? Yun dapat ang sinama sa investigation ni Ginoong Bato. Una, yung pagkaabusado nitong si Lasso, ang pagsisinungaling at pagpalsipay ng kanyang personal na mga dokumento na magkakaroon ng dalawang passport at ginagamit pareho. So that alone is a significant violation of our laws in this country. At dahil si Ginoong Bato inaakusa pa nga ng mga kung sino-sino na nagiging malambot, pero naninindigan talaga si Bato na yung dokumento ay authentic. Yung dokumento ay mayroong katotohanan. Pero biglang itong isang senador na klaro-klaro na nagsisip-sip sa administrasyon dahil mayroong kaso, takot na makonvict sa kaso niya, ay pakinggan natin ang kanyang kabulastugan na ginawa bilang senador doon sa pagtatanong. Sino ba itong senador na ito? Ano? Kilala mo ba ito? Yan si Jinggoy Estrada. Sino ba itong Jinggoy Estrada? Ikaw ba yung Jinggoy Estrada?
Patingin na nung itsura nitong Jinggoy Estrada. Parang buwan sa panatay, naging kaibigan ko ito, pero ngayon mukhang... Ay! Kilala ko ito! Yung ba? Dati kong dinadalaw-dalaw yan sa kulungan, doon sa Camp Krami. Every Sunday, nagpupunta ako doon. Guilty! Dinadalaw ko yan, pero mukhang nag-iba na kasi masyadong high and mighty na ngayon ito. Tingnan natin, basahin mo nga. Estrada was found guilty of one count of direct bribery and sentenced to 8 to 9 years imprisonment. He was also found guilty of two counts of indirect bribery and sentenced to 2 to 3 years imprisonment for each count. Mga kababayan, total of 10 years. Ano ba yung crime of bribery? Basahin po natin, no? Kasi ito ay nasa Article 210 ng ating revised penal code, no? Ito po yan. Direct bribery ay isang ano yan, ha? Isang krimen. Krimen na tumatanggap ng suhol ang isang government official. Ha? Dito, maalala natin na siya ay tumanggap ng suhol, allegedly. Pero ako, tingin ko dyan sa desisyon ng Sandigang Bayan, nakasaad dyan na si Ginang Napoles ay nagbigay ng gift or suhol dito sa Jinggoy Estrada. Bakit matindi itong bribery? Parang pinapalabas kasi ng media campaign ni Jinggoy Estrada na ang parang naligtas daw siya sa krimen. So, hindi po, naligtas. Naligtas sa plunder. Kasi ang plunder, mahirap maprubahan yan. Oh. Pero what is plunder basically? It's graft and corruption. Pareho rin niya. It is just a bigger amount, tapos mahirap i-prove dahil it's a series of the commission of a crime. At saka malalaking halaga. Pero dito, itong sinasabing bribery is just like the violation of the anti-graft and corrupt practices law. Pagtanggap ng suhol na habang ikaw ay isang government official. Republic Act 3019. Oo. At indirect bribery, dalawang counts. So, i-compare natin ito. Ibalik natin yung mukha nitong Jinggoy Estrada at nasaan yung mukha nitong inaakusa niya. Parang si Morales. Ipagtabi nga natin yan. At tatanungin natin ang sambayan ng Pilipino, kung sino ba ang pinapaniwalaan ng taong bayan na kurakot or ano bang tawag niyan, may credibility, pare. Yeah. Kasi dito sa ito, ipakita muna natin yung investigasyon at yung pagtatanong niya, wala siyang purpose na magpunta doon, kundi sirain lang yung kredibilidad ni Morales. Imbis magkaroon siya ng tanong na may substance, tatanungin niya kung ano ba talagang laman noong investigasyon ni Morales at may katotohanan ba? Tanungin niya si Morales, anong katotohanan itong nilagay mo diyang subject of casing, subject of investigation, nag-conclude na siya. Di pa nga siya nakaupo, nag-conclude na siya na ano, at klaro-klaro na inuutusan ng Malacanang para yariin si Morales. Ito, pakita natin itong mga tanong-tanong ni Jinggoy Estrada. I'm sorry, I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing,
the authority to operate provides that seven other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the Senate, during the previous Senate hearing, who were these seven personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka na alala. Your Honor, yan pong pito, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa, yun sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung pitong operative ba, Your Honor? Seven personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano yung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that seven other personnel of the PDEA Intelligence Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? May nagtanong pa sa inyo during the last hearing. May nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga pitong personal ng PDEA na yun. Wala kang naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa pitong ano, no? Pitong operative po. Sige, ako magtatanong sa iyo. Sino itong pitong personal na ito ng PDEA? IIS. That nandiyan po, Your Honor? Na mag... Senator Jinggoy, maybe you're referring to the yung pito na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Dito pa lang, hindi na kailangan pakinggan pa natin ito kasi kung binabasa niya at nagpapakita na nagtatanong, scripted. Siguro biniprepare na yan ng kanyang amo sa Malacanang. Kaya mali-mali yung pagtatanong. So, hindi nga natin kailangan pakinggan pa yan kasi alam naman natin na inutusan lang niyang bumili ng suka at kung ano-ano na pinagdadaldal nitong Estrada na to. O, tingnan mo nga ang pagmumuka nito, kung sinong pinapaniwalaan niyo. Ito bang muka na ito o itong muka na ito? Ito ba si Ginoong Jonathan Morales na inaakusa ngayon dahil lumabas siya kung ano-anong mga kaso na ngayong inuungkat at ano, pero acquitted? Ito si Ginoong Morales o itong convicted? Ito. Ito. Tingnan mo yung pagmumuka nito. Sino po, mga kababayan, ang pagkatiwalaan nyo? Halimbawa, sa isang gabi, naglalakad kayo. Nasa lubong nyo. Sino po ang pagkatiwalaan nyo na sakluluhan kayo pagka may gumawa na masamang balak sa inyo? Ito ba? Ha? Itong convicted na? Oh. Ha? At found guilty? Found guilty? Ha? Sa tagal ng nililitis magmula pa noong 2015, 2014. Oh. Ha? Oh. Naging convicted na habang senador pa, ha? Oh. Ilang taon nililitis? Pero ito, yung si Calvo na Jonathan Morales, maski nakakalbo na yan, pero pagtiwalaan ba ninyo? Acquitted. Acquitted. Mm. Kaya mga kababayan, nakakahiya ang isang senador na nagyayabang na during the election, during the campaign, ako ay matino na gawin ang aking tungkulin bilang senador. Pero utusan lang pala na magbasa ng script at tatanong-tanong, scripted na yung dala-dala niya na papel. Pito daw na tao na minensyon, nung kinorek siya, hindi pala kasi nagbabasa lang ng script na galing sa Malacanang.
Actually, implication niya, kasama ni Morales yung pito doon sa operations, when actually yung pito kasama ni Lasso dito sa investigasyon. Kasi scripted yung kanyang papel. Kaya doon pa lang sa opening statement niya, ang taong bayan ay huwag na dapat na makinig dito. Kasi hindi naman galing sa puso at diwa niya yan eh. Tapos nakilala ko yan ang matino na tao eh. Pero ngayon, dahil nga na-convicted, syempre, mga kababayan, utos-utusan na lang yan kasi takot na yung kanyang motion for reconsideration ay yayariin ng mga may poder dyan sa Malacanang, ibabalikan ang Sandigang Bayan at itutuloy yung kanyang conviction. Yun ang katotohanan dyan. Kaya takot na takot siya. At kung anong inuutos ng Malacanang ay susundin niya. At dala-dala niya yung script ng Malacanang kung anong itatanong, mga kababayan. Yun ang katotohanan. Pasensya na po, my dear friend. Kasi po, ito po yung sinasabi natin, maninindigan po tayo sa taong bayan. Walang kaibigan-kaibigan dito ngayon. We stand here as a true Filipino. And we are not, if we are not being true Filipino, we are being traitor to the Filipino people, eh, siyempre makakasagupa mo yung mga tunay na Filipino. Di ba, paring ano? Correct. Oh, so, ito, ipapatuloy natin, ito po ang matinding revelation. Itong panunuhol, attempt nitong, ito, kaibigan ko ito eh. Ah? Oh, isang Bombay. Kasama ko ito habang ako ang legal advisor ng Volunteer Against Crime and Corruption. Nung kasama pa namin yung yumaong si Dante Jimenez na matino. Hindi ko alam kung sino ngayong nagli-leader niyan ngayong BACC na walang kibo sa mga krimen na nangyayari sa ating bansa. Nung panahon ni Dante, talagang mahusay. Kaya nga tinalaga si Dante Jimenez na member ng chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ha? Pero ito ngayong namamahala at lalo na itong tresorero, nagiging utusan sa pag-commit ng krimen. Imbis na Volunteer Against Crime and Corruption na magiging defender against crime and corruption, he is now the one perpetuating criminal activities tulad nitong ni-reveal ni Morales. Ito, pakinggan natin. May nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cop of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin. At naging subject ng kanilang three-way conversation na ako magdang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung, hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar,
James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin yung Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa? Eric Santiago? Apo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po allegedly ha, si Lisa Marcos, ito po yung lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang kausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong, sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong si, sabi niya Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ang kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. Kung mga puro kasinungalingan lamang ito na binibring up na itong Marcos ay under surveillance at may mga pictures na nagpupulburon ay haka-haka lang, eh bakit mag-a-attempt na iba-bribe itong taong ito? Why would they be interested? They would just laugh away these allegations. But the fact that there are attempts, and this James Kumar is a big contributor. Nakakahiya kayo sa PACC kung katotohanan naman to. Lahat ng mga efforts namin ni Ferdy Topacio, kasama si Larry Gadon dyan, na magkasama kami noon. Kasama si Manuel Luna. Kasama namin si Dante Jimenez. Si Malyali. Ito po ang mga matitino na mga member ng BACC noon. At ito si Kumar, sinasabi pa niya sa amin, na-kidnap daw siya or na-ambush daw siya, ganyan-ganyan. Tapos bigla ngayon, imbis na volunteer against crime and corruption, he is now a volunteer to commit corruption. Nakakahiya naman ang BACC. Ewan ko, yung kaibigan ko dyan si ng pangalan ito. Namatay kasi yung isang matino din dyan nagkasama namin sa BACC. Pero ano? Yung si Cory Carino mukhang matino din yun, pero mukhang tinalsik nila si Cory Carino. Pero anong problema natin na kakilala ito ni James Kumar, ito si Nalisa, si BBM, si Chis Escudero at saka si Jigoy? Punta ka sa Comelec, isa sa mga number one campaign contributor ito si James Kumar. On record? Sa kampanya ni Marcos. On record? Magkauri lang ito. Doon sa picture, kita-kita. Tignan natin, picture. Kaibigan pa natin sa picture. Estrada ito Wow! Ayan, Sarap ng tawanan nila Cheese Escudero nagsasalita din si Cheese hindi ko naman sinasabing kasabwat din si Cheese dyan. Wala yatang dalang script si Cheese nung nagsalita. Kasama niya yung kuting at yung cute. Si Cute. Nandiyan si Cute. Talagang mukhang tirador ito ni Cute. Ito si James Kumar. Ako ay talagang nasa shock. Kasi nung magkasama tayo sa BACC, I've always thought, mga kababayan, matino ito si James Kumar.
He will not Buka influence peddler dito eh. Influence peddler na. Dati matino ito eh.